Upang marating ang Samal Island, kinakailangang sumakay ng ferry boat mula Davao City. Sa layong mapalapit ang isla sa mainland Mindanao, isang malaking proyekto ang nais ilunsad ng pamahalaan. Ito ay ang Samal Island Davao City Connector Bridge. Very modern bridge. Pwede mong ipagmamalaki sa iba na ito parang first in Mindanao. Ako yung nagpapasalamat talaga sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte. Talagang malaking tulong to, lalo na sa tao ng Davao del Norte at Davao City. Our responsibility on the side of the province of Davao del Norte, of course initiated by our governor and the mayor of Island Garden City of Samal, to help the problem in as far as road right of way. Hopefully this year, ang national government through Department of Public Works and Highways will schedule for the groundbreaking. Ditong Enero lamang nang pirmahan na ang commercial contract para sa $400 million bridge na pupondohan ng Chinese government. Ang two-way, four-lane, 3.86-kilometer bridge ay may disenyong cable stayed structure na kakikitaan ng twin towers at double cable planes. Ayon sa statement na nirelease ng Chinese Embassy, inaasahan na sa first half ng 2021, magsisimula na ang groundbreaking sa nasabing proyekto. Matagal na rin itong hinihintay ng mga tao at gustong mag-tourist ng Samal. Pag nangyari ito, nagawa ito, marami ng mga investor din na pumapasok. Isa rin sa inantabayan ng proyekto sa Davao Region ay ang Mindanao Railway Project na magkukonekta sa ilang key cities sa Mindanao, kabilang na ang Tagum City. Layo ng proyekto na mabawasan ang travel time mula Tagum City hanggang Digo City sa Davao del Sur, na mula sa 3.5 oras ay magiging 1.3 hours na lang. Pangungunahan ng Department of Transportation, tinatayang 82.9 billion pesos ang gagastusin para sa MRP-TDD project. Sa naganap na pagpupulong ng local officials ng Tagum City at mga nangunguna sa project, napag-usapan ang ilang logistics concerns para sa nasabing proyekto, gaya ng right-of-way, lalo't ayon sa National Economic and Development Authority, magsisimula ang konstruksyon sa second quarter ng 2021. Magandang gabi, Pilipinas!